Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, mapagpahala sa lahat. Kami po, Panginoon, muli ay nagpapasalamat, pinupuri ka, Panginoon, sa panibagong buhay na pinahiram niyo po sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na kami makakapagsamba at pupurihin ka, Panginoon, dito sa bahay't simbahan niyo, Panginoon. Salamat sa proteksyon, kaligtasan na patuloy niyong pinagkakalob po sa amin. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa umagang ito. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan sa inyo. Sa mga anumang, Panginoon, karumihan ay kita niyo po sa amin. Nawa po, pagkalinisin niyo po kami upang maging karapat dapat po kami, Panginoon, sa umagang ito sa aming pag-arap sa inyo. Ganun din sa aming pagsamba sa inyo, Panginoon, patuloy na kayo mabigyan kapurihan sa mga sa programa po, Panginoon. Kayo po ang manguna sa inyong salita, Panginoon, na muling iyahayag sa umagang ito. Patuloy niyo po ito maging gamitin si Pastor ang inyong salita upang mahamon po muli kami, Panginoon, sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Ganun din sa aming mga technical groups, Panginoon, sa aming internet, sa aming mga gadgets, Panginoon. Nawa po, patuloy niyo po ito panghawakan upang hindi po maging hadlang at patuloy ang aming pagsamba, Panginoon, sa oras na ito. Ganun din sa aming mga kapatiran na kung sila man po ay papunta, ingatan niyo po sila at gabayan, patnubayan, Panginoon. At kayo, sa inyo lang po, Panginoon, ang papuri at pagpapasalamat. Yan ang aming samot dalangin sa aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo. At muli po tayong aawit. Awitin po natin, Hark the Herald Angels Sing. Since December month na po, yan, pwede naman po tayo umawit ng patungkol po sa ating Panginoong Hesus sa kanyang kapanganakan. Awitin po natin. Ready, sing! Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. The herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time behold Him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh the Godhead see, hail the incarnate deity. As man with men appear, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heavenly Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings, rich with healing in His wings. Mighty lays His glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. All the herald angels sing, glory to the newborn King. Last stanza. Come, the star of nations, come, fix in us thy humbled hope. Rise the woman's conquering seed, bruise in us the serpent's head. Adam's likeness now efface, some thine image in its place. Second Adam from above, reinstate us in thy love. All the herald angels sing, glory to the newborn King. Amen. Praise the Lord. At tawagin ko po ang ating pastor para po sa ilang mga announcements.
Okay, good morning everyone. At mapagpalang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa umagang binigay niya muli sa atin. At isang maaliwalas na umaga meron tayo ngayong umaga. Well, of course, it's Christmas time. Ito yung mga panahon na kung saan na nakakakita na tayo ng mga kumukuti-kutitap, no, sa maraming lugar. At somehow, ganun din tayo, no? We'll try to make our church have this Christmas atmosphere, ika nga. So, ang announcement po natin ay, unang-una, salamat sa Panginoon. Last Tuesday, naganap po yung palagi ang ina-announce natin na conference, and it is a successful one in the conference held last Tuesday. And then, last Saturday, Sabado yon, nagkaroon po kami ng Q&A time with, of course, the both American speakers na meron kami last Tuesday. At napakaganda nung naging paksa kahapon ng umaga sa kanila naman gabi, no, habang naka-Zoom live kami yesterday. So, pag-pray natin, Lord willing, next year, magkaroon uli po ng ganon. Well, ang announcement po natin na this week, panalangin po natin patuloy ang ating bansa. No? Dahil alam natin, patuloy na kumakalat yung Omicron virus, bangmat wala pang natatalang meron dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, meron na. No? Sa Amerika, meron na. Pero somehow, meron na tayong ginawang protocol, yung Pilipinas, na kung saan tawag rito, kanilang ibinan muna pansamantala yung mga nasa ibang bansa na merong may sakit na ganito. Okay? Lord willing, this coming December 19, we will held our, ano ba matatawagin natin, pandemic Christmas party, no? Kung as the time is getting better and better. So, that will be 19. Sa second service po tayo, magtitipon dito, and after that, somehow we will have short food fellowship sa tanghalian. Okay? And then sa hapon, wala na po. Okay? Wala na tayong gathering sa hapon. And then, pagkikita na lang po natin after na 19 is 26 na. Because December 25 is Saturday, so 26 is Sunday. So, doon na lang po tayo magkakaroon uli ng regular service na 3 times a week. So, ipanalangin po natin, no? Dahil ako'y talagang nag-aantabayan din sa kalagayan natin dito sa Pilipinas. I hope na as Christmas is getting nearer, patuloy pa rin, no? Bababa sa level 1 yung, or mas higit na gaganda yung kalagayan natin as para sa yung pagpasok ng COVID dito sa Pilipinas, kung meron man. Okay? At the same time, continue pa rin. Kagaya nga ng patuloy na binabalita sa atin, patuloy pa rin natin maging vigilant po tayo. No? Kaya nga, minsan kapag lumakad ka sa kalsada na wala kang face mask, nakakailang na dahil ikaw lang walang face mask. Eh. Lahat naka-face mask na, do marami nang walang face shield, do may ibang mga tao na nagpe-face shield pa rin, in which a layer of protection. At ngayon, usong-uso na po yung booster shot na tinatawag. No? Sa Manila, marami na. Dito sa Marikina, marami na. At lalo-lalo na yung mga priority, of course, yung senior citizen natin, maging yung may mga comorbidities, pwede na po ako next year pa, Lord willing. Yung anak kong si Eunice, na taga nag-work sa embassy, ay nauna na sila. Magpa-booster shot. No? At meron na sila. At umaasa ako, no, kung nais ninyo, well, do it. Yung kausap po naming speaker last Sunday, no, sa Amerika, nung araw na nagkakaroon kami ng, yung mga oras na nagkakaroon kami ng Q&A portion, nung araw din yun, nagpa-booster shot na siya, no, ng Pfizer. Mga nasa, kung di ako nagkakamali, 70 years old na pataas ang edad nito. At the same time, nagpa-flu vaccine siya. So, nag-uusap sila, parehong Amerikano, at si Dr. Warren naman, lima ang dinoktor noon, isa sa medical field. So, ayun, somehow, they're talking about booster shot, at sa Amerika nga, talagang yung mga tao, nagpapasaksak na. Sa Israel, aba, pambihira, hanggang panglima na yata yung booster shot nila roon. No? Yung kontrata nila na booster shot. Ganun pa man, sabi nga ng iba, these add layers of protection sa atin. So, kaya nag-iingat po tayo, no? Bagamat we respect other people in their belief, kung ayaw nila magpaturok ng, anong tawag doon?
vaccine, it's up to them. Katawan nila yan eh, no? We respect yan. At saka nasa constitution naman natin yan na dapat irespeto sila. Kaya lang kasi may mga batas na ngayon sa private and government na you need to have vaccine in order to, no, to use their facilities. At kung pupunta ka sa lugar nila, eh, kinakailangan vaccinated ka. Okay? So, sa ngayon po at sa maraming pag-aaral, patuloy po tayong hinahamon na talagang mag-ingat lagi. Actually, itong katawan natin, dala natin at ingatan ho natin ang sarili natin patuloy. Higit sa lahat, hindi lamang sa aspetong pisikal. Siyempre, mag-iingat din tayo sa aspetong espiritual sa ating mga buhay. Bagamat unti-unti nang sumisigla ang mga churches ngayon at nagbubukas kanila, napadaan ako dun sa San Juan na hindi Baptist Church, Catholic Church sa amin. No? San Juan Catholic Church dun sa pinaglabanan, yung kinalakihan kong simbahan doon, sabi ko, bakit hanggang ngayon nakasarado pa rin ito? Bakit hindi pa nila binubuksan? Kasi marami na rin mga malalaking simbahan ang bukas eh. Nakita ko, may harang pa rin. At yung mga tao nasa labas lang. Eh, sabi ko, nakalaking simbahan ito. Kahit mag-iwahiwalay sila eh, hindi sila magkakadikitan doon eh. Talagang gamitin lang yung buong lugar na yun, no? Yung facility na yun. Ganun pa man, lagi ko pong pinapaalala sa inyo and pinag-iingat ang bawat isa, maging yung mga nanonood po sa atin, no? Mag-ingat din po kayo at ipanalangin po natin iba natin mga kapatiran magpahanggang ngayon. Of course, hindi mabuti ang kanilang kalagayan or wala na silang sakit, kaya lang kinakailangan lumakas po sila. Na lagi ko nababanggit sa inyo si Kuya Noy, ipanalangin natin. Ganun din si Brother Alex, no? Ipanalangin din natin dahil hindi ako nagkakamali itong week na ito. Nagpatingin po siya muli sa doktor para malaman niya kung anong kinakailangan i-update na gamot doon sa kanyang karamdaman. At alam natin, may karamdaman na cancer si Brother Alex. So kindly pray for him. Okay? So salamat po at narito kayo ngayong umaga at nagkasama-sama tayong muli at binigyan tayo ng isang maliwalas na araw bagamat may mga banta ng bagyo. Pero salamat sa Panginoon sa umagang ito. Aawit po tayo ng awit pagbati. At salamat nga pala sa mga taong nagbigay ng oras para gawin po itong ginawa rito, lalo na yung umakyat doon, no? Talagang may paki-Spiderman, wala namang kasi tayong hagdanan dito. Talagang idinikit doon sa mataas na lugar itong mga disenyong ito. Marami pong salamat sa bagay na yan. Okay, umawit po tayo ng awit pagbati, tumayo po tayong lahat, and we will have this welcome song. Okay, magandang umaga muli sa inyo. Awitin po natin ito. This is the day. Ready, sing! This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Remain standing po. Tawagin ko po si Brother Paul para po pangunahan tayo sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Basa po tayo ng salita po ng ating Panginoon. At dito na po tayo sa unang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At pagpatuloy po natin sa chapter 1, verses 18 po hanggang 31 po yung babasahin po natin. At basahin po natin ito ng salitan. At sa last verse po, sabay-sabay po tayo. Sabi po ng salita po ng Panginoon dito po sa verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Verse 19 po. Sapagkat sa sulat, aking wawasakin ang karunungan ng marunong at ang pangunawak ng mga matatalino ay aking bibiguin. Nasaan ang taong marunong o marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang biyasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos, sa pamamagitan ng karunungan nito ay kinalugdan
Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda, at ang mga Griyego ay humahanap ng karunungan. Subalit, ipinangaral namin ang Kristo na ipinakasalan na isang kanilisuran sa mga Hudyo at kahangalaan sa amin. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griyego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kahalaan ng Diyos ay hindi matalino kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga. Upang walang sinuman ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwirian at kabanalan at katubusan. Verse 31 po. Upang ayon sa nasulat, ang nagmamalaki ay pagmalaki ang Panginoon. Ating pupurihin ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita. Amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal kong kapatid. Let us pray. Mahabaging Diyos namin nasa langit, amang makapangyarihan sa lahat, buhay, malakas, Diyos na aming sinasamba at soberano. Salamat sa umagang ito na kami tinipon mo na iyong mga anak. Na sa araw na ito, Panginoon Diyos, kami ay nananambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Inihanda ang aming puso at isipan upang kami makapakinig ng hamon mula sa iyong salita. At ang dalangin ko, Panginoon Diyos, na ang mga aral na ito ay hindi lamang humamon sa aming puso at isipan, bagkus ito ay maisalin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ama, dalangin ko po ang mga kapatiran na maari sa mga pagkakataong ito, hindi ko pa nakikita dahil dala ng mga kahinaan ng katawan at karamdaman. Andiyan si Kuya Noy, si Kuya Alex, si Sister Jean, and we are praying for them that you give them strength, O God. Ibangon mo sila sa anumang banig ng karamdaman, kahinaan, ang meron sila sa lang katawan, at makapiling namin sila rito sa church. And we are praying, O God, that Ikaw ang tumulong sa bawat mga kapatiran sa kanilang mga pamumuhay na kami ay bigyan mo ng karunungan mula sa iyo, O Diyos, na manggagaling sa iyong salita upang maisagawa namin ang mga bagay na tama, matuwid at nararapat na nakalulugod sa iyong pangalan. Patnubayan mo kami sa umagang ito, O Diyos. Salamat sa iyong salita at ganun din ang mga tagapakinig sa kanilang mga tahanan, maging ang iba naming ibang nanonood sa amin, hindi sa bansa na ito. I pray for them, O God, na Ikaw po ang humamon sa kanilang pananampalataya mula sa iyong salita. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Marami pong salamat. Sa umaga pong ito, itutuloy ko po yung mensahe sa ating paksa na pamumuhay Kristiyano. At ito lang po ay karagdagang punto. No? Nandun tayo sa pinaka title na ang mga kamanggagawa at kapatid sa Panginoon. Last week, tinalakay natin yung pagkilala kay Phoebe na diakonesa ng iglesia. Pangalawa, yung pagbati ng apostol sa mga kapatiran. Ang pangatlo po, ang pagbababala ng apostol sa mga kapatiran. So, nasakop po yan ito. Napakarami po ako nailagay dito, kaya malamang ito lang yung puntos na matatalakay ko at mukhang may isang linggo pa para matapos natin itong Book of Romans. Ganun pa man, nais ko na rin idagdag doon sa announcement mamayang hapon po. No, ang mensahe ko ay ang pagdating ni Kristo. Actually, may version tayong napapakinggan sa sa Matthew and Luke. Ngayon, yung version naman ng Hebrew ang tatalakayin natin, no, mamayang hapon sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Now, pumunta po tayo doon sa text natin. Romans 16:17. Tinignan ko po yung mga ibang version dito kasi sa English, may nakalagay doon na mark them which cause division.
Doon sa salin kasi ng Biblia, hindi masyadong maliwanag ang inilagay salita ng Diyos na sinabi nito, ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, na mag-ingat kayo sa kanila. Yun lang sinabi, no? Mag-ingat kayo sa kanila, nagiging sanhi ng pagkakabahabahagi at ng katitisura na taliwas sa turo na inyong natutunan, layuan ninyo sila. Now, sa ibang salin ng Biblia, katulad na ang Biblia sa Romans 16:17, ang pagkakasabi, ngayon isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo. Yun yung ginamit sa English din, no? Tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ang mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. At ganoon din ang pagkakagamit actually ni Apostol Pablo doon sa salin na ang Biblia sa 2 Korinto kapitulo 3 talatang 14 at ang pagkakasabi ganito. Inyong tandaan ang mga hindi sumusunod sa aming mga sinasabi sa sulat na ito at huwag ninyo silang pakisamahan nang sila'y mapahiya. Okay? At sa Pilipos, itong mga nagamit kong talata sa inyo sa 2 Tesalonica, sa Roma 16:17, ginamit ito doon sa negatibong pangungusap na ang idea po rito, tandaan sila. Pero dito sa Pilipos 3:17, ginamit naman po ito sa positibo. Na kung saan, meron ka rin tatandaang mga tao at yung mga tatandaang tao rito na sinabi sa Pilipos 3:17, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan niyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. So ibig sabihin dito sa Pilipos 3:17, may pinatatandaan din si Apostol Pablo na mga tao sa loob ng iglesia na lumalakad na ang lakad nila ay mabuting paglakad na pamumuhay. Katulad ng lakad ni Apostol Pablo, no? Kumbaga kinukuha nila at ginagaya nilang halimbawa si Apostol Pablo. In which nangyayari naman po yan, no, na sa mga bawat iglesia, may mga tao tayong maaring nakikita na nagiging inspirasyon sa ating buhay, sa ating paglakad, lakad Kristiyano, sapagkat nakikita mo na nakalapat sa kanila ang pagsunod nila sa Diyos. Eh kaya nga si Apostol Pablo, no, hinahamon niya rin yung mga mananampalataya na sumunod kayo sa akin kung saan ako'y sumusunod kay Kristo. Hindi lang basta sumunod, kundi makikita natin, lahat tayo sumusunod kay Kristo, pero reality na meron tayong mga tinitignan na mga mananampalataya sa loob ng church na minsan nagiging sanhi ng ating kalakasang loob para tayo makapagpatuloy sa Panginoon. At makikita naman natin sa Biblia yung mga ganong konsepto na sinasabi ni Apostol Pablo. Now, mabalik tayo sa Roma 16:17, no? Sinabi rito, ngayon isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at mga katitisura na laban sa mga aral na inyong natutunan, lumayo kayo sa kanya. May makikita tayong tatlong bagay dyan, no? Yung pinag-utusan, yung pinatitignan, or magmasid. Yung word kasing tagdaan dito, ang idea po rito, to look or to watch. Okay? To look or to watch. Not magbantay na to guard, hindi po ganon. Kundi, tignan nyo yung mga tao na yan. Okay? So, minsan nakaranas ako yung tipo bang may mga pumapasok sa simbahan noon, when I was working before in Santa Mesa, malaking church, no? At of course, isa ka sa manggagawa doon na kapag may pumapasok, tinitignan mo yung mga taong pumapasok at pinagmamasdan mo rin sila. Kasi hindi naman lahat talaga pumapasok sa simbahan, eh talaga naroon para sumamba. Yung iba roon, naroon para mangupit, no? Magnakaw ng cellphone, okay? Tapos makapandaya ng tao. At nakaranas din po ako ng mga ganyang tao doon sa simbahan na kung saan una ako'y naglingkod. Na may mga tao talagang pumapasok doon na minsan mga bisita, hindi naman lahat, na talagang ang intensyon hindi para sumamba sa Diyos. Kundi kunin yung opportunity na yon upang makakuha. Kaya syempre, pag tumayo yan, nagpe-pray. Kaya nakapikit lahat, nakayuko. Bukas yung bag. Okay? Tapos tabi-tabi pa sila roon. So ikaw naman, kinakailangan maging alerto ka. Poproteksyonan mo din yung kapakanan ng mga miyembro sa church. Bagamat, we trust people who come to church that they are there to worship God. Okay? Dito ang idea, may mga tao doon sa loob ng iglesia ng Roma
na pinatatandaan si Apostol Pablo. Ang very interesting dito, hindi pa naman si Apostol Pablo nakakapunta ron eh. Pero makikita natin through the inspiration of the Holy Spirit, maaaring it is a general statement that Paul mentioned to the Church of Rome na kung saan ang ibang mga iglesia ay matututunan din kapag binasa nila ang sulat nito. Tandaan nyo, may mga sulat sa Biblia at na tinatawag nating circular letter. Kapag sinabing circular letter, itong sulat nito, hindi lamang Church of Rome ang bumabasa nito. Lumilipat to sa iba-ibang sulat, katulad ng Church at Ephesus, the letter to Laodicea, no? Kumbaga, pagkabasa nyo na sulat nito, sabi ni Apostol Pablo, basahin nyo rin yung sulat doon sa Laodicea. Kumbaga, circular letter, no? Why? Kasi kasi yung sumulat, inspired of the Holy Spirit, at itinuturing nila, ito yung salita ng Diyos. Okay? Tuloy po tayo. Now, makikita po natin dito, itong mga taong ito, kagaya ng nabanggit ko sa inyo kanila, lumilikha ng katitisuran, no, yung iskandalya or kung saan ang galing yung iskandalus na kung saan ito yung napag-aralan natin at ang pagkakagamit rito na lumayo kayo sa kanila, ito'y present imperative. Kumbaga, patuloy kayong lumayo sa kanila or patuloy kayong umiwas sa kanila. Okay? Yun ang pagkakabanggit dito. Now, ang tanong natin, ang pagbubukod ba ay biblical? Okay? Next slide. Ang pagbubukod ba ay biblical? Ito ba'y makikita natin sa Biblia? Baka naman pag bumukod tayo, nagpapakita tayo ng kawalang pag-ibig sa ating kapwa. Tandaan natin, when we study the Bible, may makikita tayo lalong-lalo na sa church setting sa atin, no? May makikita tayong tinatawag na ecclesiastical separation na kung saan as a church, may binubukuran tayong simbahan at hindi tayo basta-basta nakikihalubilo sa kanila. At meron tayong personal separation na sa ating mga individual na buhay, gumagawa tayo ng desisyon na bumukod sa mga tao, sa mga gawain, sa mga gawi, sa mga pananaw na makakaapekto sa ating buhay pananampalataya at sa ating magandang relasyon sa Diyos. Okay, personal separation po dyan. Pero nais kong makita ninyo, ang pagbubukod ba ay biblical? Hindi po ako tawag rito. Mapapagod paalalahanan kayo ng bagay nito sapagkat sa Biblia lagi naman nating makikita ito, no? Na paulit-ulit na hinahamon at merong benepisyo kapag ang isang tao ay bumukod. Dahil nga ang lumang tipan kung inung pinili niyang Israel upang natatanging bayan, no? Na hinirang ng Diyos, na sumasamba sa Diyos, na binigyan ng mga pangako, na binigyan ng tipan. Nasa kanila yung mga ama, yung mga patriarchs at sa kanila rin sa laing Hudyo, nagkatawan ang Diyos na nagkatawan tao, si Yeso Cristo. Makikita mo yung mga utos ng Diyos na pagbukod sa kanila at kung kanino dapat sila magtitiwala. Well, yung prinsipyo na yan, in-apply din sa context ng New Testament. Sa ating mga mananampalataya, sa bagong tipan, sa iglesia. Okay? Na maaari sa lungat, no, sa mga pananaw ng ibang pastor o ng sanlibutan ito, sapagkat minsan yung pagbukod, iniisip natin, pagpapakita ng pagiging bigot or we are superior than you, no? Hindi po ganoon, napag-aralan na natin eh, 'di ba? Na yung tinatawag nating Christian liberty na kung saan sa bagay na essential, okay? May pagkakaisa tayo, yung essential. May pagkakaisa tayo, the core doctrines and the fundamental teachings of the Bible, pagkakaisaan natin. Okay? Tapos sa dun sa bagay na opinion na tinatawag natin, ia-apply natin yung Christian liberty natin. Pero dun sa bagay na questionable at malabo na sinasabi ng Biblia, i-apply mo yung pag-ibig sa kapwa mo. Dahil tandaan mo, hindi lang naman ikaw ang Kristiyano sa mundong ito. Maraming Kristiyano sa mundong ito. Maraming iba-ibang orientation ang kinalakihan nyo. Pero pagdating sa core doctrines or yung mga mahalagang bagay na may kinalaman sa kaligtasan, pare-pareho kayo. Pero nais kong sabihin sa inyo, sa Biblia may mga pagbabawal na ibinigay si Apostol Pablo bilang pag-iingat sa individual member ng church. Kanino dapat bumukod, ano ang kanilang ginagawa, at ano ang ipinag-utos na gawin natin. Ulitin ko ha, ang nag-uutos na gumawa ng pagbubukod ay ang Diyos, hindi ang pastor. Okay? Kasi makikita nyo sa Biblia yan eh, ini-endorso lang ng pastor. Kasi itinuro ng Biblia na ikinakailangan ipangaral ng pastor. Pero ang Diyos ang nag-uutos sa atin. Okay? Tuloy po tayo. 1 Corinto 5, 9 hanggang 11. Kapatid na nagpapatuloy sa kasalanan,
Kaya that's why ang church discipline ina-apply sa church. Kapag ayaw magpasakop sa disiplina at ayaw lumakad ng tama, tinitiwalag ang isang tao. Sinabi po rito, no, isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Eh, sino yung tinutukoy na mapakiapid rito na nabubuhay sa kasalanan? Tunay nga, hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutang ito o sa mga masasakim at mga manlulupig o sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung kinakailangan, magsialis kayo sa sanlibutang ito. Anong sinasabi ni Apostol Pablo rito? Sino yung mapakiapid na tinutukoy niya rito? Hindi niya tinutukoy yung mga tao sa sanlibutan kasi given na yun eh. At sa araw-araw na pakikisalamuhan natin sa mundong ito, okay, talagang nakakasama natin at hindi natin maiiwasan yung mga taong sakim, mapakiapid, manlulupig, mananamba sa Diyos-Diyosan. Sumakay ka nga ng jeep eh. Alam mo ba kung ano ang lahat ng pananampalataya yung nakasabay mo sa jeep? Sa opisina nyo, yung boss mo, anong uri ng buhay ang ipinamumuhay niya, mananamba ba siya ng tunay na Diyos? Hindi. So hindi mo mapipigil ang hindi umiwas sa kanya sapagkat makikita natin nakakasalumuha natin sila sa tunay na pamumuhay. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi yan yung mga taong tinutukoy ko. Eh sino yung mga taong tinutukoy ni Apostol Pablo na dapat tayong umiwas? Verse 11. Datapwat sinusulatan ko nga kayo, church, huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Okay? Ibig sabihin, yung isang tao na tinatawag na kapatid, kaanib ng isang iglesia, bahagi ng isang local church, kung siya mapakiapid, nabubuhay sa kasalanan ng pakikiapid, maaring naglilibin. Okay? O masakim, okay? O mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapatungayaw, mapanira sa kapwa, no? O manglalasing, o manlulupig, sa gayon huwag man lamang kayong makisalo. Okay? Ang idea ng makisalo, yung makipag-fellowship. Paano tayo makakaiwas yan? Unless that man or that woman change his lifestyle, yung tao na yan matitiwalag sa church. Or tatanggalin sa church. Okay? Yun po ang sabi ng Biblia. At ang hindi po ang pastor ang nag-uutos niyan, kundi ang salita ng Diyos. Kasi maapektuhan din ang kapulungan ng mga mananampalataya. Tandaan nyo, kapag ang kasalanan scandalous, something that all member know, no? Lahat, maging yung mga tao sa labas, alam. Ganun yung case sa 1 Corinthians chapter 5. Scandalous sin that affects the testimony of the church. Abay, kinakailangan madil po yan. Kapag hindi po nadil yan ng church, magkakaroon ng problema ang church sa Diyos. Kasi hindi po nagiging masunurin sila sa utos ng Diyos. At yun ang ginawa ni Apostol Pablong pagsasalita at pagsaway sa iglesia sa Corinto. At sabi nga niya, nagmamalaki pa kayo. Okay? Na hindi nila ina-address yung issue ng pakikiapid sa loob ng iglesia. At karumal-dumal yun. Na merong isang lalaki, no, na nakikiapid sa asawa ng kanyang ama. Hindi sinabi ng Biblia na ito'y ina niya or stepmother niya, ha? Pero ang sinabi, asawa ng kanyang ama. Abay, karumal-dumal yun. At sabi nga ni Apostol Pablo, yung mga hintil, hindi man lang ginagawa yung ganyan. And yet kayo, church, yung mga ansib, wala tayong naririnig na ganyang problema. Ngunit kayo, church, may ganyang membro sa loob ng simbahan. So, ang bigat, no? So, kaya makikita nyo yung sinabi ni Apostol Pablo, statement dito na talagang pagdating sa separation na sinasabi. Ikalawang Tesalonica 3, 6:14 hanggang 15. Kapatid na masuwayin, sabi rito, aming iniutos sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Ibig sabihin, yung aral na tinanggap nila, may kaayusan yon. Kung ang sino man ay hindi sumusunod sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, tandaan ninyo ang taong iyon. Huwag kayong makisama sa kanya upang siya'y mapahiya. Gayon man, huwag nyo siyang ituring na kaaway. Okay? Ano ititrick pa rin natin? Kapatid, kundi bigyan nyo siya ng babala tulad ng isang kapatid. Ang case naman dito, mga kapatid, 2 Corinthians ang pinag-uusapan natin, kinakailangan mahalaman natin ang historical background, sino ba yung taong tinutukoy dito,
Yung taong tinutukoy dito, yung mga taong hindi nagtatrabaho at nagbabahay-bahay na lamang, nanghihingi ng pagkain doon sa mga miyembro ng simbahan dahil ang paniniwala nila dadating na si Kristo, so hindi na kami magtatrabaho. Wala sa kaayusan yun at hindi ganun ang pag-aantay sa ating Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians na to, kasi sa 1 Corinthians nangaral si Apostol Pablo na muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? At maaring doon sa pangangaral ni Apostol Pablo, they conclude that we will no longer work. Okay? Ang gagawin na lang namin, iahanda namin ang sarili namin sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaso hindi bumalik nung panahon nila. So ang ginawa nila, nagpatuloy sila sa ganung kalagayan, nagbahay-bahay na lang sila, at nanghingi ng mga pagkain imbis na magtrabaho sila. Eh hindi ayon yun sa sinasabi ng kautusan ng Biblia at sa maayos na pamumuhay na dapat ipamuhay ng isang mananampalataya. Makikita natin dito, sinabihan ni Apostol Pablo yung iglesia sa Thessalonica kung anong hakbang ang kanilang dapat gawin. Tito Kapitulo 3, 9-11. Kasama sa iglesia na mas pinili ang maling aral. May ganun po ba? Yes. I know of the church. Inaanak ko ang nagpapastor doon sa church na yun. During that time na nag-struggle siya, dahil may isang miyembro doon na talagang isinusulong. No? Nauna pa yun kaysa sa kanya, pero siya na ang pastor ng church. Inisinusulong yung maling paniniwala na ilang beses niya na ipinakita sa Biblia na dapat ganito ang maging paniniwala natin. Mahirap yung ginagawa mo dahil nakaka-impluensya ka ng mga tao. Humawak pa ng young people nila. Okay? Of course, dumating din yung time na kinakailangan, gumawa siya ng hakbang upang mapigilan itong ganitong bagay. Sabi rito, iwasan mo ang hangal na pagtatanungan, ang walang katapusang pagsasalaysay ng mga angkan, ang pag-aaway-away at pagtatalo-talo patungkol sa kautusan. Sabi to kay Tito, ah. Si Tito hindi naman Hudyo eh, Kritan to eh. Okay? Sapagkat wala itong kapakinabangan at wala itong kabuluhan. Ang issue pala nila doon, yung tinatawag nating lineage, ang laking bagay sa kanila yung lineage, no? Nakala nila, because of lineage, it helps them to have spiritual benefit before God. Kaya ito'y pinagdidibatihan nila. Eh sabi niya ni Tito, wala itong pakinabang eh. Itakwil mo ang taong lumilikha ng pagkakampi-kampi. Yung word na pagkakampi-kampi rito, hindi ito stripe, no? Kundi sedition ito. Sedition, talagang division ang ginagawa sa church. Kung hindi siya nakinig pagkatapos ng una't ikalawang babala, so makikita mo, may confrontation na nangyari, may pagharap sa kanya at sinasabi sa kanya ang mali niyang ginagawa, no? At ang makikita nito, alam mo na ang ganyang tao ay lihis at nagkakasala na hinatulan niya ang kanyang sarili. Yung taong ito ay heretic. Ang idea po kasi ng heretic, connected po yan, ehere, no? Connected po yan doon sa tinatawag natin, humahawak ng maling paniniwala. Parang el plubisterismo. Okay? At makikita natin, excommunicated, dahil inakusahan silang heretic, or lihis, or hidwa ang kanilang paniniwala. Pwede ba yung mangyari sa local church? Yes. Lalo-lalo na kapag ang church na yun, papalit-palit ang pastor. Tapos yung church na yun, walang confessions of faith. Yung mga miyembro, hindi alam kung ano ba paniniwala ng church nito patungkol sa Diyos? Ano ba paniniwala nito patungkol sa Ama, sa Anak, sa Espiritu ng Diyos? Ano ba paniniwala ng church nito patungkol sa Iglesia? Ano ba paniniwala nito patungkol sa church? Okay? Ano ba paniniwala nito patungkol sa pananampalataya? Sa pagsisisi? Ano ba paniniwala nito patungkol doon sa mga mahalagang bagay na pinahalagahan natin bilang mga Kristiyano? Ano ba paniniwala nito patungkol sa muling pagbabalik ni Kristo? Okay? So, ibig sabihin, ang church that na kinakailangan maging biblical inform sa kanyang paniniwala. Dahil darating ang panahon na maari na mapalitan ng pastor yung church na yon, tapos yung pastor na yon, maaring may dala siyang paniniwala na bago sa pandinig ng mga miyembro, as long as it is not, no? Hindi ito issue ng core doctrines or fundamental doctrines of the Bible, aba hindi dapat ito maging cause ng division. Okay? Dahil ako, dun sa pinanggalingan kong church, of course, Bible Bap tayo, alam niyo ba ang main teaching ng Bible Bap pagdating sa church? Local church, walang universal
church, walang spiritual body of Christ, local church lang. Okay? Yun ang belief nila sa history ng Bible Baptist at Kinerian. Kaya lang kulang yun. Dahil pag pinag-aralan mo ang Biblia, lalo-lalo na kapag pinag-aralan mo yung mga church fathers, yung mga sulat nila, pinag-aralan mo yung mga sulat ng mga apostoles at yung mga theologian during that time, makikita mo, itinuturo, hindi lamang local church, kundi kasama yung universal spiritual body of Christ na binubuo ng lahat ng tunay na Kristiyano. Kaya lumabas nga sa circle ng Baptist yung tinatawag na landmarkism. Okay? Maganda mapag-aralan niya yung landmarkist Baptist na tinatawag. Na naandun yung paniniwala natin at yung pride natin na tayong Baptist, tama lang tayo at maititrace natin yung history natin bilang mga Baptist kay Jesus Christ hanggang kay John the Baptist. Landmarkist belief yan. Wala sa Biblia yan. Tinututulan ng Biblia yan. Na as if tayong mga Baptist lang ikakasal kay Kristo. Ha? Ang ibig mo sabihin, tayong mga Baptist lang ikakasal kay Kristo, eh, pag pinag-aralan mo ang history ng Baptist, yung legit na Baptist, lumabas tayo noong 16th century or 17th century, lumabas tayo eh. Eh, prior to the 17th century, eh, ang dami ng Kristiyano yun. Ibig mo sabihin, hindi ikakasal kay Kristo yun? Kinakailangan Baptist? Ang daming umikot na ganong teaching sa landmarkist circle. Okay? We put pride in our name. Okay, dapat ang ibibigyan natin pansin, yung pagiging Kristiyano natin. Given na yun, napunta tayo sa denomination na Baptist, na ang isa sa mga napakagandang bagay dito, tinatawag natin open Bible policy. Na kung saan, may Biblia ko, may Biblia ka rin, basahin mo. At tignan mo kung yung tinuturo ng pastor sang-ayon doon sa Biblia. Hindi yung makikinig lang kayo, huwag kayong magtatanong, makikinig lang kayo, basta ako lang magsasalita, walang magsasalitang iba. Hindi natin paniniwala yun. Kasi naniniwala tayo doon sa priesthood of every believers. Ibig sabihin, lahat tayo Kristiyano, lahat ng tunay na tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, anuman ang affiliation niya. Kung tunay siyang may kaugnayan sa Diyos kay Kristo Jesus, anak siya ng Diyos, kapatid natin siya sa pananampalataya. So binabasag nito yung landmarkism thinking ng mga Baptist. Mga minamahal, nais kong makita ninyo na may mga tao na ganyan sa loob ng church. Okay? Kaya nga, that's why we need to be biblically informed. Alam natin yung sinasabi ng Biblia bilang isang Kristiyano para makakatindig tayo sa tama at hindi tayo katulad nung sinabi rin sa Epeso Kapitulo 4 na para tayong mga bata na tinatangay ng hangin ng iba-ibang katuroan kung saan-saan. Nakapakinig ka ng magaling mga ngaral sa TV, hangang-hanga ka. Yung pala, yung mga ngaral na yun, nagpapanggap na siya ay Diyos. Diba? Hanga ka na. Talagang ang galing nang itinuturo eh. Nakakita ka na nangangaral na kapag nagbigay ka ng donation sa kanya sa television, yayaman ka. Eh, gustong-gusto mong yumaman. So, ganun ang ginawa mo. No? You do not pay attention to the local church na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po tayo. Matthew 18, 15 to 17. Anong issue to? Kapatid na ayaw pasakop sa pagsasaayos ng iglesia. May ganyan po ba? Meron. Kaya nga dito, no? Gayon man kapag ang iyong kapatid na lalaki ay magkasala sa iyo, puntahan mo siya. Sabihin mo sa kanya ang kanyang kasalanan na kayong dalawa lang. Okay? Hindi ka pupunta sa Facebook. Yung iba, Facebook kagad ang takbuhan eh, para humingi ng kampi. Para ikalat yung kamalian ni kapatid. At katakot-takot na parinig ang gagawin doon. Diba? Eh kung ikaw yung pinariringgan, hindi mo naman, tapos hindi mo alam na ikaw pala yung, nalaman mo lang sa ibang tao na ikaw pala yung tinutukoy doon sa Facebook. Aba, you feel betrayed. Dahil imbis na kinausap ka, ayaw kang kausapin. Tapos naggalat na lang kung ano-anong laban na sinabi sa'yo. Well, hindi Christian-like yan. Ha? Hindi makakristyano yung ganyang pag-uugali. Gayon man, kapag ang iyong kapatid na lalaki ay magkasala sa'yo, puntahan mo siya. Sabihin mo sa kanyang kasalanan na kayong dalawa lang. Kung pakinggan kanya, napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung ayaw kanyang pakinggan, magsama ka ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlo pang mga saksi ang bawat salita'y mapagtibay. Okay? So nandito may witness ka. At dito nagpapakita, alam mo, si Brother Erwin talaga gusto makipagsundo niyan eh. Witness ako na talagang gumagawa siya ng hakbang para makipagsundo eh.
Pero itong si Mark, ayaw talaga, ang tigas eh. Tigas ng ulo eh. Talagang lumalaban talaga eh. Halimbawa lang, Mark ha. Alam ko mabait kang tao. Okay, tuloy tayo. Napatingin si Sophie. Okay, tuloy. Verse 17. Kung ayaw niya silang pakinggan, sabihin mo ito sa iglesia. Papasok na yung iglesia, makikialam na. Okay, church? Tungkulin po ninyo ito, makialam kayo. Bakit? Isipin mo, yung isa nakaupo rito, tapos yung isa nakaupo rin, 20 taon na hindi nagkikibuan. Ang bihira, no? Basta ako dito lang, ha, walang gugulo sa akin. At ayoko man lang tignan. Yung leeg mo, kapag napunta ka sa church, diretso lang, eh, ayaw mo tumingin ng ganun. Eh. Dahil baka makita mo yung ayaw mong tignan. Eh. Grabe naman. Kung ayaw niya silang pakinggan, sabihin mo ito sa iglesia, at kung ang iglesia man ay ayaw niyang pakinggan, ituring mo na siya'y hentil o maniningil ng buwis. Mga kapatid, dito, excommunication ang pinag-uusapan dito. Why? Because that person affects the unity of the church, the body of Christ. Nakakasira, no? Dahil hindi yan ang turo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Tuloy po tayo. Balik tayo rin sa Romans 16:17. Hindi ko sinabi yung problema rito, eh, no? Romans 16:17, ano nangyari ito? Nagpapanggap na Kristiyano. Professing Christians. Nangyayari po ba yan sa church, sa local church? Yes. Pero doon sa universal spiritual body of Christ, lahat doon tunay na Kristiyano. Pero sa local church, abay nakakakita ng puso natin ang Diyos lang. Okay? Pero the mere fact, you go to the local church and you become part of the local church, you want to do God's will in your life. At sumunod sa utos ni Kristo. Dito may professing Christian doon sa Church of Rome. Ngayon, isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. Eh ano ba yung aral na sinabi ni Apostol Pablo na dapat lagi nating matutunan sa usaping may kinalaman sa iglesia, pagkakaisa? Pansinin niyo yung sulat ni Apostol Pablo sa Korinto, sa Pilipos. Okay? Laging nakalagay doon yung pagkakaisa. Magkaisa kayo ng isip, magkaisa kayo ng ginagawa, magkaisa kayo ng sinasabi. Bakit? Kasi alam niya Apostol Pablo, iba-iba orientation natin, iba-iba pinanggalingan natin eh. Pero bilang Kristiyano, ang dami natin pinagkaisahan. Si Kristo ang nag-iisang tagapagligtas natin. Ang Diyos Ama tinanggap tayo bilang mga anak niya. Meron tayong iisang espiritu na nananahanan sa atin. Okay? Kung tutusin, iisa ang goal ng ating buhay habang nasa lupa tayo. Ano yun? Yung maging katulad tayo ni Kristo. Mga kapatid, ang dami natin pagkakaisahan bilang mga mananampalataya. Kaya makikita mo sa sulat ni Apostol Pablo, hindi nawawala yung turo ng pagkakaisa. Bakit? Kasi kung hindi tayo nagkakaisa at may division tayo, may problema tayo sa Diyos. In the same time, hindi tayo lalago sa ating pananampalataya. Magiging balaki dito sa pagsulong at pag-unlad ng pananampalataya ng ating iglesia. Okay? Tuloy po tayo. Romans 16:18. Binigyan pansin pa ni Apostol Pablo yung sino ba pinaglilingkuran itong mga to? Bakit sinabi natin nagpapanggap na Kristiyano? Ito'y sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod sa ating Panginoon. Kundi sa mga sarili nilang tiyan. These are selfish people. Okay? Yung selfish appetite nila ang nafe-feed ng kanilang mga ginagawa. Sa pamagitan ng mabuting salita at papuri, dinadaya nila ang mga puso ng mga walang kapintasan. Pansinin niyo ang mga tinatarget nitong mga taong ito. Mga inosenteng tao. Wala pang kaalam-alam at wala pang muwang. Listen, that's why we need to be equipped, we need to be biblically informed about the truths of the Word of God. Kaya nga lagi kayong hinahamon eh. Ini-encourage tayo sa paglago. Bakit? Kasi may mga pumapasok minsan sa ating iglesia, no? Maaring nagpapanggap na pastor o dating manggagawa. Okay? Na nagiging bahagi misa ng church, bumibilang pa nga ng taon, pero ang intensyon, gibain yung church na yun. Hindi pag-isahin. At dito makikita natin, dinadaya ang mga puso ng walang kapintasan. People are who are innocent or maybe they are not fully grown in the faith on how to handle this kind of people in their life. Sila'y madaling nadadaya. Eh, pero kung ikaw biblically informed ka,
alam mo yung turo ni Kristo, alam mo yung paniniwala na tinitindigan nyo sa simbahan, kapag itong mga taong lumapit na ito, hindi ka madadaya dito, kundi babantayan mo sila. Ang magiging ugali mo, magiging mapagmasid. Ang magiging ugali mo, magiging watchful ka. Ang magiging ugali mo, titignan mo itong mga taong ito. Ang idea nga nung ibang mga commentator, para bang you will spy them. Ispiyahan mo sila kung talagang gagawa sila ng mabuti sa simbahan. Bakit? You will protect the congregation. You will protect your people. You will protect your brothers and sisters in Christ. Okay? Dahil alam naman natin, lalo-lalo na sa usaping may kinalaman sa espiritual, alam niyo ang mga tao ang daling nadadaya. Nakakalungkot. Isipin niyo rito sa Pilipinas, punta ka lang sa mga probinsya, ang daming mga kulto eh. Iba-ibang mga pangalan eh. Okay? Makikita natin bakit nadaya sila sa paniniwalang ganyan. Dahil they are not biblically informed. They are not aware of the great truths of God. At lalo-lalo na kapag yung tao nagsasalita, charismatic, ang galing manghikayat, eh talagang parabang may bulaklak dun sa dila, eh talagang mahalina ka. Kaya nga ang daming nasuswindle eh. Hindi ba? Ngayon, usong-usong ngayon yung scam. Naku, kada nakikita ako sa Facebook, puro scam. Pakitulungan po ako. May nangako sa aking agent sa pag-ibig. Eh, ang pag-ibig pala, hindi na ako nungatanggap ng agent eh. Binigyan ko po ng 200,000 na ito do, nanalo do, daw po ako sa bidding. Pero hanggang ngayon, hindi nagpapakita sa akin. May comment doon sa ilalim, ang pag-ibig ay hindi na tumatanggap ng agent sapagkat ang mga agent, ginagamit nila yan sa scam. O di, ano nangyari ngayon? Ay di kaawa-awa ka naman, pinaghirapan mo yung pera, nawala lang. Well, physical na aspeto yan, ha? Pero sa spiritual na aspeto, nai-scam din ba tayo? Yes. Misa, nauutusan tayo na gumawa ng isang bagay na hindi na sang-ayon sa sinasabi ng Diyos. Na hindi na maliwanag na sinasabi ng Biblia. Well, that's why we need to be biblically informed. So bilang mga mananampalataya, ang turo ng Biblia sa atin, layuan natin ang mga taong ito. Nakita natin kanina, that this selfish glutton, eh naging problema rin ito ni Apostol Pablo yata sa Pilipos eh. Basahin natin sa Pilipos 3:17-18. Mga kapatid, magkaisa kayo sa pagtulad sa akin. Pagmasdan ninyo ang mga lumalakad ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Ang ganda ng hamon ni Pablo, no? Ibig sabihin, Paul set an example of being a Christian, to be followed. Ito'y sapagkat madalas kong sinasabi sa inyo at ngayon sasabihin ko sa inyo muli na may pagluha na marami ang lumalakad na sila'y mga kaaway ng krus ni Kristo. Okay? Marami rin namumuhay at nagpapanggap. Nakatulad kong mga ngaral, pero nais kong sabihin sa inyo, mga kaaway yan ng krus ni Kristo. Hindi mga tunay na Kristiyano yan, hindi mga tunay na mga ngaral yan. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan, ang kanilang kalulatian ay ang mga bagay na dapat nilang ikahiya, ang kanilang kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na panlupa. Sipin mo, tuturuan ka ng pastor na magiging takbo ng kaisipan mo, eh puro panlupa. Pagpapayaman, pagiging popular, pagiging sikat dito sa lupa, pero pagdating sa mga bagay na espiritual at yung tunay na kayamanan sa langit, abay pagdating dun, pulubi kayo sa kaalaman. Well, sabi ni Pablo, no? Ang kanilang kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na panlupa. That's why, yun din ang lalabas na turo nila. Pero sinabi sa verse 20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit at mula ro na inihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Therefore tayo, are pilgrims here on earth. Mga manlalakbay lang tayo. So kung tayo maglalakbay, binigyan lang tayo ng Panginoon ng panahon ng paglalakbay dito sa lupa at yung paglalakbay na gagawin natin ay kinakailangan in the same time makapag-invest tayo dun sa tunay na tahanan na pupuntahan natin. At ito'y langit. Well, there's nothing wrong to have properties here on earth. Pero huwag mong pakalaliman ang kapit mo rito sa lupa dahil itong lupang ito, gugunawin to ng Diyos balang araw. Kung ikaw man ay binayayaan ng maraming biyaya ng Diyos dito sa lupa, temporarily, there is a purpose to that. At kung tunay na mahal mo ang Diyos, you will use that for God's glory.
At yung magkaroon ka ng tunay na kayamanan sa langit, kaya nga maging ang ating Panginoong Jesucristo, nagturo niyan eh. Patungkol sa tunay na investment doon sa langit. Okay? Inililigaw ba natin ang sarili natin doon sa realidad ng buhay na kinakailangan natin magtrabaho, magsumikap at umunlad? Yes. Hindi ko kay inilalayo sa bagay na yun. Actually, ang tunay na Kristiyano na tapat sa kanyang ginagawa, namumuhay ng tama, ginagamit ng marangal yung ibinigay sa kanya ng Diyos, pinauunlad talaga ng Diyos yan. Hindi ba pipigilan? No? Walang bisyo sa buhay. Ang bisyo niya rin yung makasama ang kanyang pamilya, maaaring may recreation silang ginagawa. Pinauunlad ng Diyos yan. Okay? Sa kanyang buhay. Maaring hindi maunlad na maunlad o magiging bilyonaryo ka o milyonaryo ka, pero somehow, maaaring yung kalagayan mong mahirap noon, may pag-asenso doon. Pero listen, there is a purpose to that. And the greatest purpose that we have here on earth is to do the will of God in our lives. Okay? Yung magawa natin yun. Kasi yun ang goal ng bawat isa sa paggawa natin ng kalooban ng Diyos na kapag bibigay tayo ng kalulatian sa Diyos. Huling-huli po mga kapatid, may mabuti bang pagbukod na sinabi ang Biblia? Ito yung ikalawang punto. Tapos dito, tapos na tayo. Balik tayo rin sa sinabi natin kanina, kanino dapat bumukod, ano ang kanilang ginagawa, ano ang pinag-utos na gawa sa atin. Kanina, biblical ba ang bumukod? Yes. May mabuti bang pagbukod na sinasabi ang Biblia? Is there such things as a good division as far as Bible is concerned? Yes. Actually, may nagtanong sa akin sa conference, alam ng mga kapatid yan. At hindi lang naman siguro ako tinanong, kundi lahat ng mga conference speaker doon. At ang tanong ganito, Pastor, mananatili ba ako dun sa church kung ang pastor ang itinuturo laging sarili niya? Yung ecology. Imbis na theology, ecology. Okay? Nakakahiya yun sa aming pastor. Isipin mo itong iglesia, katawan ni Kristo. Si Kristo ang ulo, tapos ang ibibida mo, imbis si Kristo, sarili mo. Mas kabisado pa yata ng mga miyembro yung biography ng buhay mo at ng pamilya mo kesa yung biography ng ating Panginoong Jesucristo. Nakakahiya yun kung ikay mga ngaral. Paano ka lalago roon kung ganun? Sa simula ng mensahe hanggang sa matapos, yung ginawa ko, yung na-accomplish ko, ito yung background ko noon. Kesa ang pinag-uusapan natin yung ulo ng iglesia na nagligtas sa atin at nagpatawad sa ating kasalanan. Okay? Nakakahiya yun sa amin. Baka hindi naman talaga tayo tinawag na pastor. Hindi ka nasa posisyong ganyan na ang bibigyan mo ng prioridad ang ating Panginoong Jesucristo. Alam ng mga nakinig dito kung ano naging sagot ko sa bagay na yun. Mabigat yung naging sagot ko doon. Galatians 1:6-9, at nais kong makita ninyo, yes, may good division. Kapag yung church, may mga ngaral na ng maling ebanghelyo. Sabi ni Pablo, ako ay namangha sa kaparaanan kung bakit napakadali ninyong lumayo mula sa tumawag sa inyo. Sa biyaya ni Kristo patungo sa kakaibang uri ng ebanghelyo. Hindi to talaga kakaibang ebanghelyo, maliban na may ilang mga tao ang gumugulo sa inyo. Ibig nilang palitan ng ebanghelyo ni Kristo. Hindi to talaga kakaibang ebanghelyo, maliban na may ilang mga tao ang gumugulo sa inyo. Ibig nilang palitan ng ebanghelyo ni Kristo. Subalit kami, o isang anghel man mula sa langit ay mangaral ng ibang ebanghelyo na salungat sa ipinangaral namin, sumpain nawa siya ng Diyos. Gaya na sa verse 9. Gaya ng nasabi namin noon, una pa, sasabihin ko uli ngayon, kung ang sino man ay nangangaral ng salungat sa ebanghelyo na inyong ipinangaral, sumpain nawa siya ng Diyos. Okay? Isipin mo, no? Aalis ka sa church na ito sapagkat yung pastor dyan o yung iglesia hindi na humahawak sa tunay na ebanghelyo. Hindi na tinuturo yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na muli, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ebanghelyo, maliligtas ang isang tao. If you have that kind of church, get away from the church. Hindi yan ang iglesia ng Diyos na tinawag ka kung saan lalago ka sa pananampalataya. Sapagkat yung mga tao dyan, maging yung pastor dyan, hindi alam yung tunay na ebanghelyo ni Kristo na makapagliligtas sa buhay ng isang tao. Alam nyo, minsan nasa boundary ang Baptist eh, sa sobrang pagiging
wala sa lugar nito kapag nangaral. Alam niyo ba yung King James Onlyism belief? Yung King James Onlyism, naniniwala sila na King James Version alone lang ang dapat gamitin sa church, yung English Version. At ito lamang ang ginamit ng Diyos para maligtas ang tao. Actually, sa Cebu, naipangaral yung ganun eh. Sibok, testimony yan. Living testimony yan, sibok. Narinig niya yung ganun. Na kapag hindi King James Version ang ginamit mo sa pagwi-witness sa tao, hindi maliligtas ang tao. Ha? Kultik yung sinasabi mo. Whether English or Tagalog, Khmer or Vietnamese language ang gamitin mo sa pangangaral ng Ebanghelyo dahil yun ang naintindihan nilang lingwahe, makapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi dahil English. Eh, dapat pala sa mga tao, turuan muna natin ang English 101 para makaalam ng English at malaman yung King James Version. And yet, may mga pastor na humahawak ng ganun. Out of ignorance of the gospel. Okay? Sa Baptist, ako nakarinig din mismo ng ganun. Out of ignorance. Na hindi nila alam, boundary na kayo. Pagdating sa maling sa sinasabi ninyo. Sa pagiging masidhi nyo dun sa isang version, na akala nyo, dapat itong version lang na ito ang gagamitin nyo sa pakikipag-usap sa tao para yung tao maligtas. Eh, paano ko yung lolo ko hindi nakapag-aral? Hindi maliligtas dahil hindi alam ang Ingles? I'm sorry, but you're wrong. At yung sinasabi mo, kultik yan. At kung meron mang pastor na nakikinig sa akin, magsisi kayo kung ganyan ang ipinangangaral nyo. Dahil pananagutan nyo yan sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, dapat kang sumpain kung nangangaral ka ng ibang ebanghelyo. Tuloy po tayo. 1 Timothy chapter 6, 3-6. Maaring may magturo ng kakaibang turo na hindi sumasang-ayon sa mabuting salita ng Panginoong Hesukristo na naaayon sa mapagkakatiwalaang katuruan. Sinabi ni Pablo kay Timothy, no? Kung ang sinumang tao ay gumagawa nito, siya ay mayabang, walang nalalaman, na humaling sa pakikipagtalo at pakikipaglaban patungkol sa mga salita. Sa mga ito, nagmumula ang inggit paglalaban-labat, panglalait at masasamang panghihinala. Okay? Mula rito dumarating ang walang hanggang mga pagtatalo mula sa mga tao may bulok na pag-iisip at salat sa katotohanan. Kaya minsan ang mga taong gusto lang makipagtalo, kahit hindi, wala namang kaalam-alam, gusto lang makipagtalo para lang may makatalo. Ito, makikita natin, bulok ang mga isipan nun. At salat sa kaalaman sa katotohanan. Sana maging katulad tayo ng ano, no? Yung hibla ng ano, hibla ng tawag rito ng palay. Ayan, alam ni Kuya Rapi yan. Okay? Pag tumubo na at marami ng mga butil dun sa palay, yumuyuko. Yung tipo ba, the more na mas marami kang alam, the more na sana matutunan mo yung pagpapakababa sa buhay. Okay? The more na yung kaalaman mo, imbis na makasira sa buhay ng tao, makatulong yan para yung tao madagdagan mo ng kaalaman at matuto. Hindi ipagmayabang na mas marami akong alam kaysa sa inyo. Tuloy po tayo. Sabi nito, iniisip nila na ang pagiging maka-Diyos ay paraan ng pagpapayaman, layuan mo ang mga ganitong tao. Binigay na mensahe ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ano sabi? Alam mo yung iniisip nila na ang pagiging maka-Diyos ay paraan ng pagpapayaman? Iniisip nila na ang reliyon. Ay, nako, may reliyon tayo, guys. Magpapayaman ako sa reliyon nito. Dito pumapasok yung teaching na prosperity gospel. Nais niyong yumaman? Alam niyo sa circle ng Baptist, may ganito ng mentality. Kung nais niyong yumaman, payamanin niyo pastor niyo. Dahil kapag kayo tumulong sa pastor niyo at nagbigay kayo, pagpapalain din kayo ng Diyos. Tanong, saan sa Biblia yun? Okay? Kung ako yayaman dahil kalooban ng Diyos, at kung ako yayaman dahil nagsumikap ako, hindi gumawa ako ng money-making scheme using the church. Nakakahiya yun. At kung hindi man ako yayaman at hindi man aasenso ang buhay ko, tinuruan ako ng Diyos makontento sa buhay. Kung ano lang meron ako, nakontento ako at masaya ako sa buhay ko. Dapat isipin po natin yun. Contentment with gladness is great gain. Okay? Ang sarap mabuhay na kontento ka, ha? Yung tipo kang hindi ka na, wala ka ng inggit sa katawan, nalagpasan mo na yung inggit sa katawan, eh ano ngayon, kung merong 60 inches siya sa bahay niya, na TV, tapos sa bahay ko 32 inches lang, eh pareho naman kaming napapanood, eh. Di ba?
Maari nakakainganyo dun sa malaking TV. Okay, LED pa, OLED pa, no? Tapos yung sa'yo, yung mataba pa, no? Yung mataba na ginagamit pang karaoke, eh pareho lang naman kami na napapanood eh. Makontento ka kung wala kang pera. Pero kung pwedeng umunlad ng konti yung buhay mo, well, do it kung meron. Eh kung wala, abay makontento ka sa ibinigay ng Diyos sa'yo. Kasiyahan yun. Guys, prosperity gospel is being condemned in the Bible. Hindi gagamitin ng reliyon sa pagpapayaman. Actually, it was given to Timothy, pastor of the church, sapagkat may mga tao na ganun ang mentalidad ngayon. At halos lahat ng mga tele-evangelist ngayon, ang yayaman kasi ganun ang mentality nila. Pati Baptist Church ngayon, nakapakinig ako ng missionary, ganun ang push sa mga miyembro. Na kapag kayong mga miyembrong mayayaman at yumaman tayong lahat rito, mas marami kayong missionary na masusuportahan. Teka lang, bakit hindi mo pagtulakan yung mga miyembro mo na maging katulad ni Kristo? Na lahat kayong mga miyembro rito, ang panalangin ko habang nabubuhay ako at nakapag-ministeryo sa inyo, matulad kayo kay Jesucristo. Hindi ako makakatulog sa araw at sa gabi hanggat hindi ko kayo natutulungan at maturuan kung paano tayong lahat matutulad kay Jesucristo. Amen? Mga minamahal, pinaiiwas tayo. Titus 1:16, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos. Ngunit siya ay ipinagkakaila nila sa pamagitan ng kanilang mga gawa, sila ay kasuklam-suklam, masuwain, at hindi makagagawa ng anumang mabuti. Titus 1:13, ang sinabing ito ay patungkol sa kanila ay totoo, dahil dito, maigpit mo silang sawayin upang sila ay tumibay sa pananampalataya. Okay? Makikita natin, we have a responsibility one with another. Magtulungan tayo. Kayo pwedeng yung tulungan ng pastor ninyo sa pamagitan ng pagpapaalala nyo sa akin ng panawagan ko sa Panginoon kapag ako'y nalilihis. Okay? 1 John 2:19, humiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Context nito, false teaching. Ha? Kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Dito, may grupo dun sa church na kung saan pinagpapastoran ni John na humiwalay sa kanila. Hindi sila nakatiis dun sa mensaheng ipinangangaral ni John, context, patungkol kay Jesucristo. Sapagkat yung grupo na yun, ang paniniwala nila, Gnosticism. Na si Kristo yung hindi totoong tao, phantom lang. Kunyari, nakikita ako si Josh Amboy, pero pag lumapit ako sa kanya at hinawakan ko, tagusan. Okay? Ganun ang pananaw nila kay Kristo. At saka antinomian sila. Pag sinabi nilang antinomian, they are not under the law. Ibig sabihin, kahit anong uri ng pamumuhay, ipamumuhay nila. Since hindi kami naniniwala, no, na si Kristo ay may katawan, dahil itong katawan nga na ito, ginagamit lang ito sa masama, yun ang thinking nila. Therefore, yung espiritu namin banal, pero itong katawan namin, pwede namin ito gamitin sa aming kalayawan. That is the teaching of antinomian. Eh, inaatake ni dyan yun eh. Na hindi ka dapat magpatuloy sa kasalanan dahil kung magpapatuloy ka sa kasalanan, lumalabas lang na hindi ka anak ng Diyos. Di ba? So bakit humiwalay sila? Hindi sila nakatiis sa mabuting aral. Ngayon naman, kung ikaw, nandun ka sa isang church na mali ang teaching at hindi ka na makatiis sa maling teaching, umalis ka na rin. Ganun lang po yun. Or you can first talk to the person in charge, the pastor. Pastor, bakit po ganito ang mukhang hidwa po yung turo natin mula sa sinasabi ng Biblia eh. Sino po ba authority natin dito? Di ba po ang authority natin ay ang salita ng Diyos? Ito dapat po ang masunod, yung salita ng Diyos. Okay? Yan lamang po ang mensahe ko ngayong umaga at itutuloy ko po next week. No? Ang nakapaloob po dyan, ang pagbabala ng apostol sa mga kapatiran. May 2 points dyan. Pagbubukod ba ay biblical? Yes. May mabuti bang pagbubukod na sinasabi ang Biblia? Yes. At makikita natin tatlo kong tanong, kanino dapat bumukod? Ano ang kanilang ginagawa? Ano ang pinag-utos na gawin natin? Pagbubukod. Magandang umaga sa inyo, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, tunay nga po ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming mga buhay. Mabigat man po ang aking aral sa aking mga kapatid, pero ito'y babala at paalala. Katulad ng pagpapaalala ni Apostol Pablo. Hindi kami nagagaling-galingan sapagkat kami rin ay minsan sa aming buhay ay biktima
ng maling aral, maling pananaw. At dahil dito, meron kaming maling gawi sa aming buhay. Ang meron kami, Panginoon, yung kaliwanagan mula sa iyong salita. At mula sa kaliwanagan ito, Panginoon, na patuloy namin pangahawakan at mangi-impluwensya kami ng mga tao na tumulad sa pagsunod na ginagawa namin sa aming Panginoong Hesukristo na siyang namatay, inlibing at nabuhay na muli para sa amin. Panginoon, ingatan mo ang aming iglesia. Ingatan mo na ang puso namin ay hindi malayo sa aming katapatan sa iyo, O Diyos. Na ang puso namin ay laging mapagbantay sa mga bagay na alam namin makakaapekto sa aming relasyon sa iyo, Ama. Ganon din lagi naming hangarin na kami mapuspos ng Espiritu Santo nang sa gayon kaming lahat ay laging ilayon magawa ang iyong kalooban habang nabubuhay kami. Salamat po, Ama, sa kaligtasan na meron kami kay Kristo Jesus. Dahil sa Kanya, meron kaming bagong buhay. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, Diyos, ang ngalan ni Kristo. Amen. Okay. Paul, ikaw muna mag-a-share. Ipanalangin mo na rin ang ating pagbibigay sa umagang ito. Let's pray. Aming Diyos, Ama na nasa langit, muli po ay salamat sa mga salita po ninyo na aming napakinggan at magsilbi po itong aral at kayamanan po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon muli na makapagsamba, makapag-alay ng pagsamba at sa pagkakataon, Panginoon, na makapagbigay, Lord, ito po inyong tanggapin at pagkalinisin gamitin niyo po sa ikalalago na inyong pong gawain. Salamat po, purihin po kayo, ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. And we will close in prayer. Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you this morning for the wonderful day that you have given to us. Thank you, Lord, for your love to us through Jesus Christ. And thank you, Lord, that sa biyaya mo, sa tulong mo, nakaabot kami ngayong December. And we are looking forward for another year that will be given to us. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Salamat sa First Service Group. In Jesus Christ's name we pray these things. Amen. We are happy.